Isa sa apat na illegal drainage pipe sa Manila Bay ang patuloy pa rin naglalabas ng maruming tubig. Bukod dyan, may iba pang nabisong saninang polusyon sa lugar. Nasa frontline, balitang yan si Shaila Francisco. Patuloy pa rin naglalabas ng maruming tubig ang tubong ito sa Remedio Street sa Maynila. Noong nakaraang linggo ito unang nabisto ng Department of Environment and Natural Resources kasamang tatlong iba pang illegal na drainage pipe na bumabagsak sa Manila Bay. Ibig sabihin active. Kapag may tumatagas dyan, ibig sabihin may pinanggagalingan. Sa apat na tubo, isa pa lang naselyuhan ng DNR. Pahirapan din ang pagtukoy kung anong establishmento ang responsable sa mga ito. May mga tumatagas admittedly na may itim na kulay. So yun nga, dahil hindi namin ma-identify kung saan ang gagaling, yung pinagbasihan na lang natin uli ay nag-isa-isa uli tayo ng establishment to determine yung mga hindi connected sa sewer line. Aside from continuation ng mga hindi pa namin nakocover, meron kaming priority 46 establishments that are to be verified through dye testing. Pero may pinaghihinalaan na raw ang DNR. Ang ilan sa mga ito, mga establishmentong dati nang naipasara dahil sa maling waste disposal. Paulit-ulit na lang. So may sanction din yon. Sa clean water, pagka meron doon na tinatawag nila na recidivist, na lagi na lang, magkukomply, hindi, meron na sanction. They can be charged criminally na. And then they can parang i-revoke na yung mga permits nila dahil paulit-ulit na lang. So sa atin dapat permanent at stable at sustainable yung kanilang ginagawang mga measures to address yung mga pollution nila. Bukod sa mga illegal na drainage pipe, tinututukan na rin ng mga otoridad ang insidente nito na nakuna ng isang YouTube vlogger. Makikita rito ang kulay itim na tubig na direktang tumataga sa Manila Bay. Hanggang dito yung sebo. Ang tubig, ang baho. Ayan ang waste ng mga restaurant dito. Hanggang doon. Kaya alam niyo na kung bakit namamatay yung mga isda. Anong silbi pa ng rehabilitation kung ganito naman yung tubig na dumadaloy sa Manila Bay? Nagsagawa na rin ng water sampling ang DNR sa pamamagitan ng LLDA para matukoy ang dumi sa tubig at kung saan ito nanggagaling. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5.